Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga ating nagpapa-5-6 dito sa Turkey. Oras ng kagipitan sa 5-6 kumakapit. Dito po sa Turkey, ang 5-6 na tinatawag ay bawal. Dahil ang mga bangko lamang po ang allowed dito ng magpapautang ng mga perang may tubo. Yung individual po, bawal po yan dito dahil makukulong ka pag nahuli ka. At na po ay mga gawain ng mga mafia dito na pag hindi nakabayad or tinatakot nila yung mga tao. Gawa ko po ang bidyong ito dahil po sa request ng mga iba nating kababayan po, matulungan sila tungkol dito sa mga kababayan nating nagpa 5-6. Dahil hindi naman sa lahat ng oras meron tayong pera, may oras din talaga na nagigipit tayo or mahuli yung ating mga sweldo, tapos kinakailangan na magpadala tayo sa Pilipinas kasi may emergency nga. Napipilitan tayong lumapit sa mga kababayan nating papautang ng pera. Hindi naman po lahat ng mga nagpapautang dito sa Turkey ay 5-6. Hindi lamang po sa isang bayan or karamihan sa Istanbul ang mga nagpapahiram o may mga pahiraman ng pera. Ang pinakauso po dito talaga or kalimitan dyan sa Istanbul, meron po silang mga cooperative. Halimbawa, 10 po sila sa isang grupo, nag-aambag-ambag sila buwan-buwan ng $100 o $200. Tapos, nagre-recruit sila aside sa grupo nila na sumali sa grupo nila para manghiram ng pera. Yung unang member po, nasa 3%. Pag pangalawang member ka, 5%. Pag pangatlong member ka, 7%. Hanggang step by step na po pataas yun. At the end of the year, naghahati-hati ang lahat ng mga nalikom nila at dinedivide sa grupo. Yun po ang tinatawag nilang cooperative dito. Kalimitan, ang mga cooperative na ito ay binubuo ng magkakaibigan, magkakakilala, magkakatrabaho, magkakababayan. Yung sa isang apartment yan, sila lahat isang membro yan. Sila isang grupo silang nagpapahiram ng pera. Para naman po sa ating mga kababayan na nagpapahiram ng pera, alam nyo po na ito ay negosyo. Alam din po namin na ito ay negosyo. Pero alam din po ninyo at alam din po namin na bawal po ito dito sa Turkey. Sa ibang bansa ina-allowed ito, pero dito sa Turkey bawal na bawal po yan. Pag nahuli po kayo talagang yan po ay illegal ways of living dito sa Turkey. Ground for deportation niyo po yan. Pag nagpautang po kayo ng pera, alam naman po ninyo ang risk dyan. Yung pinautang mo hindi magbabayad, tatakbuhan ka at makwits kayo sa'yo at tagal-tagal niyang magbayad, pautay-utay nga lang bayad or staggered ang pagbayad niya buwan-buwan hanggang minsan umaabot na sa isang taon at minsan ibablock ka na kasi ayaw niya na magbayad kasi nakabayad na siya nung principal, ang binabayaran lamang niya po yung interest. Yung ways naman po ng pagpapautang dito ay ang halimbawa, nag-utang ka ng $1,000, syempre 10% yan, ang interest nun is 100. 1,110 na ngayon ang utang mo. Sa susunod na buwan, kung magbabayad ka lang ng interest, ang babayaran mo is $100. Di, may principal ka pang utang. Pag hindi ka nagbayad, sa next month ng 1,110, pati principal at interest, syempre magiging ang interest na niyan is 110. Kasi nga, pati yung interest na interesan na ng 10%. Bali, yung interest ng 100 is 10, yung interest ng 1,000 is 100. Bali, ang total mo na utang after 2 months is 1,210 na. Depende po yun sa nagpapa-interest kung 5%, kung 10%, 15%. Yun, pati ang interest, ini-interesan nila. Meron naman din pong individual dyan na hindi po cooperative, nagpapautang talaga is 10% lang or 5%. Ini-interesan lang nila yung principal.
doon naman po sa mga kababayan nating kumakapit sa pa-interesan na ganito, nanghihiram ng pera na may interest. Syempre dahil sa higipit sila sa buhay, late ang kanilang sweldo, kulang ang kanilang sweldo, maraming mga anak, maraming obligasyon sa Pilipinas. Pag nangutang naman po kayo, see to it naman na magbabayad kayo ng interest, ng principal, padahan-dahan. Kung talagang hindi kaya, magsabi naman kayo sa inutangan niyo, kakausapin niyo sila na ganito, ganyan. May mga na-receive po akong mga messages galing sa ibang city na kalimitan po, halimbawa nag-utang sila, tapos hindi na sila kabayad ng mga ilang buwan, limang buwan, tumagal na ba ang utang nila? Syempre, yung nagpapataong sa inyo, mainis talaga. Hindi kayo nagbabayad, kahit principal, kahit interest, di kayo nabayad. Syempre, mainis. Kung na talaga ang gagawin niya yan sa inyo, kakausapin niya kayo. Magbayad ba kayo? Hindi. Tapos, ini-ignore niyo yung mga message nila, na naniningil na sila, kasi syempre, kailangan din nila yung pera, ruling nila, paano na lang kung yung pera ng kagrupo nila, o yung pera ng iba, na siya lang ang nagpapalakad. Ginagawa, kakausapin kayo, nasisingilin kayo sa mga utang ninyo, ire-remind kayo. Pangalawa, magpo-post yan sa social media, lalo na sa Facebook, na yung may mga utang sa akin ganito, pwede mang magbayad kayo, dahil kung hindi kayo magbayad, ilalagay ko na yung mga pangalan ninyo dito. E di ngayon, si ate na nangutang sa kanya, nabasa yon. Ang gagawin niya yan, i-block niya yung inutangan niya para hindi niya na mabasa. Hindi rin niya inisip na hindi lang man ikaw yung kaibigan niya sa Facebook niya. Siyempre marami yan siyang kaibigan. Lahat yun, nagbabasa nila kung anong pinupost at pinaparating na lang sa iyo, di ba? Dahil binlock mo nga siya, dahil na yung iba is nananakot daw yung mga nagpa 5-6 sa kanila, na ganito pag nakita kita, talagang sisingilin kita, pag hindi ka pa rin nagbayad, mumurahin kita, aawayin kita, sasabunutan kita. Ibang mga kababayan natin naman na nagpapautang, ang kanilang technique, sinasabi nila sa iyo, oy, pag hindi ka sa akin magbayad, kakausapin ko yung amo mo, at kukunin ko sa kanya ang sweldo mo para malaman ng amo mo na ikaw ay palautang. Hindi naman tama po yun. Kasi yung amo, hindi naman yung amo niya ang nangutang sa'yo. Siya ang kausapin mo kasi siya ang nanghiram sa'yo ng pera. Yung sisirain mo yung pangalan niya sa amo niya dahil sa utang niya, talagang may tendency na hindi ka na niya babayaran na mag-away kayo. O di pag lumipat sa kabilang city, mahirapan ka ng magsingil. Yung mga ibang ate na nagpapautang dyan, huwag nyo naman pong takutin yung mga kababayan natin na pag hindi ka nagbayad sa akin, dahil lalo-lalo na yung mga illegal, malakas, masyado ang mga loob nila yan, manakot. Dahil may papel sila, or minsan wala din sila, pareho lang sila, dalawa, walang papel. Isusumbong kita, gagamit ako ng mga tao, isusumbong kita sa pulis, ipapadeport kita. Huwag naman kayong ganyan, kasi syempre, nandito yan sila, lahat ng mga nagtatrabaho dito bilang OFW, lalong-lalo na yung mga nani, nagtatrabaho sa bahay, nandito kayo, nandito tayo sa Turkey para kumita, dahil meron tayong responsibilidad sa Pilipinas, bilang lang sa mga daliri ko, yung mga nandito sa Turkey na walang obligasyon sa pamilya, nandito sila dahil naghahanap sila ng future na baka makita nila may kinabukasan sila dito, makapag-asawa sila dito. Lahat po tayo nandito dahil may obligasyon tayo sa Pilipinas, may mga anak tayong pinag-aaral, may mga magulang tayong sinusuportahan, nangangarap tayong magkaroon ng bahay, lupa at tirahan. Nangangarap tayong magkaroon ng sasakyan, nag-iipon tayo para sa pangnegosyo, para pagtanda natin, uuwi tayo sa Pilipinas. Kaya wag nyo naman ganyanin yung mga kababayan ninyo, pare-pareho tayong Pilipino dito. Wag nyo sirain yung kapwa ninyo, please lang. Meron ding isang nagpapautang dyan sa Istanbul na talagang mastindi, dahil medyo matagal na nga yung utang ni ate sa kanya na $500, nagtatago na itong ate dahil ayaw niya nang magbayad doon. Ngayon, hindi naman sa ayaw magbayad, syempre dahil sa pandemya nawalan siya ng trabaho, dahil hindi siya nakabayad ng interest. Ngayon, si ating nagpapautang, pati interest, pinapatungan niya, di nagpatong-patong na, di halos tumaas na yung utang ni ate at wala na siyang ibabayad. Dahil, sabi nga ng isang ate, yung principal na bayaran niya, yung interest na lang na natira na binabayaran niya. Ngayon, si ating itong matindi,
sa hindi niya na naisip, siguro sa sobrang galit niya kay kabayan na may utang sa kanya, ang ginawa niya, nag-hire siya ng tinasabi niyang mafia para bugbugin si ate. Ngayon nabubug si ate, talagang namaga ang kanyang mukha, nagkadugo-dugo pa. Ngayon, ang sabi ni ating 5-6, saan ang prove nyo na ako ang nagpabugbog sa kanya? Eh, wala namang atraso si ate sa ibang tao. Sino ba naman maglakas ng loob na dalawang lalaki na hindi mo kilala na mukhang mga terorista? Na pagpasok mo sa iyong bahay, ay bugbugin ka. Sino ba naman yun? Hindi naman, wala ka namang atraso sa iyong amo. Siyempre, ang duda niya, ikaw yun. At meron din talagang makapagpatunay na ikaw nga yun talagang nag-hire para bugbugin siya. Ate, wag naman kayong ganyan. Pag napatunayan kayo na ginagawa ninyong ganyan sa kapwa ninyo, kahit man o kahit kanino, dahil lang dyan sa utang, dahil alam nyo naman ang risk dyan, bakit pa kayo nagpapa 5-6? Yung mang mag-hire kayo para bugbugin yung kapwa nyo Pilipino, ay ano yan, wag naman kayong kayo. Nandito kayo sa Turkey. Sana kung wala man po kayong konting pagmamahal sa kapwa ninyo, balang araw makonsensya din kayo, kasi babalik at babalik din yung karma sa inyo. May araw din na makahanap ka talaga ng katapat mo, ate. Tingnan natin kung anong mangyayari sa iyo, dahil alam niyo po ang buhay sa mundo walang permanente. Bukas makalawa, hindi natin alam anong mangyayari sa atin. Kaya kahit kunting konsiderasyon naman, wag naman kayong ganyan na yung kapwa ninyo pabugbog niyo. Kung yung ating yun, may mga obligasyon sa Pilipinas, may mga anak din na sinusuportahan, paano mutok niyo ugat sa ulo niya, paano kung naghematoma yung kanyang utak, ikaw wala kang pakialam, proud ka pa na nag-hire ng mafia para ipabugbog siya. Kaya para po sa ating mga kababayan na nagpa 5-6 dito, na nakakaintindi naman sa mga sitwasyon ng mga kababayan natin, na hindi sila makabayad na mga ilang buwan, interest yung kanilang buwan, nagpapasalamat po ako sa inyo, kasi at least kahit papaano may puso po kayo, nanay din po kayo, nakakaintindi rin po kayo sa mga kalagayan nila. Pero doon naman sa ate talaga na parang yung kaluluwa niya kalahati na lang ang natira, anak ko, good luck na lang sa iyo, ate. Sana lang wag bumalik sa iyo yung mga ginawa mo sa kapwa mo. At para naman po sa mga kababayan nating talagit sa mga 5-6, naintindihan ko po kayo. Bayaran nyo lang din po. Ang isang solusyon lang naman po dyan, kausapin nyo yung hiniraman ninyo na parang i-assure nyo nang magbabayad kayo, matagal nga lang. Sa mga ating nagpa 5-6 dyan, ingat-ingat lang po tayo. Wag lang po kayo mag-iwan ng mga ebidensya, katulad ng pagpapapirma, kasi yan po ay isang paraan para kayo ay masusa law dito, dahil criminal case po yan. Sa lahat ng mga nanood ng video ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po lagi niyong subaybayan si Inday. Pakiclick na lang din po yung bell button sa baba para updated po kayo sa mga susunod niyang video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babush!